Sa iba pang balita, umakyat sa 2 milyong Pilipino ang naitalang walang trabaho nitong Marso. Pero ayon sa Department of Labor and Employment, may mga oportunidad naman sa call center companies. Alamin yan sa balitang A to Z ni Ian Maghanoy. Pumalo sa 2 milyon ang bilang ng mga walang trabahong Pinoy nitong Marso ayon sa pinakabagong datos ng Philippine Statistics Authority. Mas mataas kumpara sa 1.8 million noong Pebrero. Consistent naman yung datos dito sa employment, sa labor market statistics natin. So yes, they were affected by the El Nino. Pinakasapul sa mga sektor ay agrikultura, transportasyon, construction at admin support services. Pero ayon sa Department of Labor and Employment o DOLE, may mga oportunidad naman para sa mga walang trabaho dahil hiring ngayon ang mga call center companies. In fact, sa kanilang roadmap na tinatawag, meron silang tinatarget na karagdagang 1.1 million na bagong trabaho. Pero para kay Gerald, dito muna siya kumikita bilang empleyado sa isang ihawan habang hindi pa siya hasa para pumasok bilang call center agent. Bumababa yung sahod namin, tapos maaaring mga pamasahe mahal at saka yung mga biliin. Parang ano lang kami, parang nag-iilahan lang kami, parang umiikot na yung aming mundo sa pera. Ang sagot ng DOLE para sa mga tulad ni Gerald, upskilling o paghasa ng kasanayan ng mga empleyado para makahanap ng mga trabahong mas malaki ang sahod. Again, the challenge would be to provide the infrastructure, the skills, and siyempre yung connectivity rin natin, yeah. Dapat ayusin natin. Tiniyak naman ng DOLE na sisimulan na sa July at August ang pagre-repaso ng living wage sa lahat ng rehiyon. Gayunpaman, asahan ng hindi magiging pareho ang adjustment ng sahod sa bawat rehiyon. Depende ito sa resulta ng public consultation ng mga negosyante at mga empleyado. You cannot really strike a very acceptable balance, but at the end of the day, if you see na ang impact niya, whatever adjustment they have decided to actually put in their wage order, susundan po natin yung compliance. Una nang ipinasa sa Senado ang 100 pisong aumento sa sahod na ayon sa labor groups ay hindi sasapat bunsod ng tumataas na presyo ng mga bilihin. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy.